Hello, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for September 3rd. At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. I truly appreciate that. God bless you all po. And kung bago naman po kayo rito, welcome na welcome po kayo at maraming salamat po sa inyong pagbisita. Ito po ang inyong daily messages ha for September 3 at general reading ito. Hindi ito magre-resonate sa lahat. Paunang mensahe, Ascended Masters. Ayan. Ang napipick up ko dito, you know, for some of you Capricorn, maaring kayo talaga ay maaring lagi kayong nagdadasal sa Panginoon at lagi kayong nagdadasal, maaring meron din kayong novena talaga na pinapanalangin every day. May mga 9 days novena, may mga 30 days novena ang iba sa inyo, you know, to a certain saint, no? Yun ang aking napipick up dito for some of you Capricorn. So what else? Kasi you know, yung hapahabol lang, yung maaring meron kayong intention, may mga specific intentions kayo doon sa mga novena or sa mga prayers ninyo everyday dito sa mga saints nito and other ascended masters, no? So, we have beneath the surface, no? Something unknown at hidden truth ang maaring lumabas around this time. Maaring may mga bagay na hidden sa inyo na maaring lumabas sa ngayon, maaring malaman ninyo, marinig ninyo, mabalitaan ninyo, no? Ari kasi na ano to, yung parang something is percolating underneath the surface dito, na maaring related dito sa relationship ninyo, maaring related din ang sitwasyon na to sa trabaho, or maaring sa business situation din ninyo ng iba sa inyo Capricorn kung meron kayong business. Maaring merong nangyayari dito behind your back. Kaya hindi ninyo nakikita, hindi ninyo nalalaman. But you know what? Ang panawagan din sa inyo ng mensaheng ito is for you to be very vigilant. No? Be very vigilant, be a keen observer, and isa pa, pakinggan ninyo lagi ang inyong intuition and be conscious kung ano ang nangyayari sa inyong paligid. No? Pagganahin ninyo ngayon ang mga intuitive abilities ninyo Capricorn, ang inyong mga psychic abilities. Pagganahin ninyo yan, palakasin ninyo ang inyong radar ngayon so that malaman ninyo, madiscover ninyo kung ano yung hindi ninyo nalalaman. No? Kasi maaring even kaibigan ninyo, maaring may mga impormasyon na hindi sa inyo sinasabi or hindi pinapaalam sa inyo. Maaring importanteng impormasyon, diba? Kaya, talasan ninyo ang inyong pakiramdam. No? Talasan ninyo ang inyong pakiramdam at maging kinobserver kayo so that you will be able to find out kung anuman ang hindi ninyo nalalaman dito. Okay? Kasi it feels like to me na magkakaroon ng leak. No, magkakaroon ng leak ang kung ano man ang impormasyon na yan na hindi ninyo nalalaman at madidiscover ninyo yan, no? Maari din Capricorn, meron din ako na pick up dito na maari din na merong truth ka din, no, within yourself na maaring dinidenay mo sa sarili mo. Maaring meron ditong bagay na about sa sarili mo na hindi mo matanggap din, no? Maaring ganun din ang sitwasyon dito. So, tignan natin kung ano pa ang ganap. For Capricorn, we have kinship. Ayan. So, this is about belongingness. Maaring nasa bagong trabaho ka, bagong community. Ngayon, ang tinitirahan mo, mga bagong kapitbahay. Maaring meron ka ding mga bagong kaibigan, you know. And there is a sense of belongingness. There is a sense of community there. There is a sense of family. Kumbaga, yung parang tanggap na tanggap ka, no? Sa community na yan na kinabibilangan mo sa ngayon. You are enjoying their company. You are enjoying the things that you do with them, yung mga ganon. So, parang ano ka, you really belong with them, no? Yun ang aking napipick up dito, kaya nag-i-enjoy ka. So, Capricorn, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.
Hello Virgo, Sun Moon Rising and Venus Sign. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily reading for September 3 at general reading po ito, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin niyo lang kung anong sasakto sa inyong sitwasyon. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. I truly appreciate it. God bless you all po. At kung bago naman kayo rito, welcome na welcome po kayo. At maraming salamat po sa inyong pagbisita. Virgo, animal totems. Ayan. So, ang napipick up ko right off the bat dito, maaring there are a certain kind of animals that are showing up, no, sa buhay ninyo ng super dalas, no? Yung super dalas, maaring physical interaction yan, no? Live interaction with those animals na laging nagpapakita sa'yo. Maaari din na yung animal na to is lagi mong nakikita sa social media. Every time na magbubukas ka ng mga social media platforms, maaaring meron kang nabubuksan including this kind of animal. Maaari din ganon, or nakikita mo sa mga pictures wherever you go, nakikita mo sa TV, yung mga ganon. Those encounters ninyo dito, kahit hindi sa totoong, hindi physical, no? At nagpapadala yan ng impormasyon sa inyo, nagpapadala ng mensahe na there is an important information that you need to know, no? So, it is extremely important right now, Virgo, na hanapin po ninyo kung ano ang symbolism ng specific animal na yan na laging nag-show up sa path ninyo, no? Na lagi ninyong nakikita, kasi there is an important information there na kailangan ninyong malaman. And also, yung animal totem po is yun po yung specific kind of animal na laging nag-show up sa inyo, laging nagpapakita sa inyo, at every time na makita nyo yan, animal na yan, meron kayong nararamdaman na there is something, there is a message, no, na gustong iparating sa inyo yung specific animal na yan. And you can also feel that there is resonance, no, sa animal na yan with you. Kaya maaring yan po ay yung animal totem. No, maaring yan ay yung animal totem. Kaya napakahalaga po na hanapin ninyong ibig sabihin or ng mga symbolism and specific meaning ng mga animals na yan na laging nagpapakita po sa inyo, because that could be also your animal totem. Okay? So we also have beneath the surface. Ayan, hidden truth, something unknown. Ayan, so maaring, you know, maaring wala kayong nakikitang kakaiba sa physical world ninyo or sa 3D reality ninyo, but something is percolating underneath, no? Maaring ang iba sa inyo maaring nagdududa, no? Maaring may pagdududa na kayo na something is happening underneath na hindi ipinapaalam sa inyo. Maaring sitwasyon sa pamilya, maaring sitwasyon sa between you and a kaibigan, maaring may mga important information that they are hiding from you, no, for some reason they are hiding from you. Maari din na this is a situation in business partnership, no, kung meron kayong business, or maybe this is in a relationship, no, yung love and romantic relationship. Kaya ang advice sa inyo dito, you know, kung meron na kayong nararamdaman na there is something happening pero hindi sinasabi sa inyo or hindi ninyo nalalaman ang kwento, you know, but you can feel something, then now is the time na pakinggan ninyo ang binubulong ng inyong intuition, because yung intuition ninyo will always give you signal, no, if something is happening na hindi ninyo nalalaman. Okay? Lagi at laging magbibigay sa iyo ng intuitive message or nudge, no? Intuitive nudges dito para gisingin ka, para diskubrihin mo kung ano man ang kailangan mong malaman. Okay? Virgo, kaya naman
talasan ninyo ang inyong intuitive abilities, your psychic abilities, palakasin ninyo ang inyong radar. Be a keen observer, okay? Kung may ganitong sitwasyon. This is not going to resonate with everyone, okay? So just take as it resonates. Kasi maaari din, Virgo, na ang iba sa inyo, merong pinakakatago-tagong bagay sa sarili ninyo. Maaring parte yan ng sarili ninyo, parte ng buhay ninyo, na maaring hindi ninyo na i-share sa ibang tao because maaring nahihiya kayo, you are not proud of it, or maaring merong impormasyon kayong hawak, diba? Na nililihim ninyo sa ibang tao. Maaring kayo din yung may tinatago, no? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. We have journey guide. Beautiful. Beautiful. This is exciting kasi this is travel. This is biyahe. No, Virgo? Maaring ang iba sa inyo dito ay embarking on a travel talaga na maaring related sa trabaho, no? Maaring related sa pag-aaral. Maaring ang iba sa inyo magta-travel pa long distance dahil doon kayo mag-aaral. Maaring ipapadala din kayo sa trabaho ng opisina ninyo, ng kumpanya ninyo para umatan ng mga conference, meetings, workshops, trainings, maaring mga ganon. Or maybe nakakuha ang iba sa inyo dito ng job opportunity somewhere else, maybe across the globe, 'di ba? Maaring sa ibang bansa, maaring magtatrabaho ang iba sa inyo sa ibang bansa, maaari din na magta-travel kayo dahil magma-migrate kayo sa ibang bansa, 'di ba? That could be it as well. This could be long distance travel. This could be also domestic lang or local travel, no? Bastang may biyahe, no? Magbabiyahe talaga ang iba sa inyo dito. Kaya naman, Virgo, whatever the case may be, you know, inaanyayahan kayo ng card na to, ng mensaheng ito, to call in your journey guide so that matulungan kayo na maging maayos, maging smooth, maging safe ang pagbabiyahe din ninyo. No? May extra protection kayo with the journey guide ninyo. And even yung pagbubuk ninyo ng seat, no? Pagbibili ninyo ng mga ticket, no? Nakakailangan ninyo sa plane or sa bus or kung anumang klaseng vehicle ang gagamitin niyo sa pagbabiyahe, you know, matulungan kayo na makuha ninyo ang the best seat or yung the best na nasasakyan ninyo, no? At maari din ang iba sa inyo dito, you know, mag-change ng location, trabaho, no? Maaring maglilipat kayo ng career, maglilipat kayo ng trabaho, maglilipat ng opisina. Maaring ganun din. So, good luck! And Virgo, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Susie and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for September 3. At general reading po ito, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung anong sasakto sa inyong sitwasyon. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. I truly appreciate it. God bless you all po. At kung bago naman kayo rito, welcome na welcome po kayo dito and maraming salamat po sa inyong pagbisita. Taurus, wow, Taurus, pasabog agad do, prosperity, abundance, success. Ito ang parating sa inyo. Prosperity, abundance, and success are coming your way. Taurus, kaya i-align nyo na ang inyong sarili, i-align nyo na ang inyong energies with this energy. Dahil talagang bonggang-bongga to kapag dumating sa inyo, Taurus. Sobrang bonggang-bongga ito, no? Prosperity is opening up for you sa buhay ninyo ngayon. Maraming mga biyaya ang parating dito. Tignan mo, para golden pass, diba? Talagang bonggang-bongga. I really love this card. Golden pass. See? Yung parang talagang this is a golden opportunity coming in talaga sa buhay ninyo that is going to allow you to experience prosperity, abundance, and success sa buhay ninyo in all forms, no? Yung abundance na to, it feels like yung mga blessings na parating talaga sa'yo, it can come in many different forms and for different reasons and in abundance.
Taurus. Talagang maraming blessing ang parating, iba't ibang klase, maaaring sa iba't ibang parte ng buhay ninyo, and it will come in abundance talaga. So this is really beautiful. Maaaring ito na yung mga financial opportunities na hinihintay ninyo, no? Maaaring may inheritance dito, maaring investment ito, maaring regalo itong parating sa inyo na kaperahan, maari din na mga proyekto ito na talagang you will successfully achieve, you know, or accomplish. Maari din na ano to, sale of a property, no? If you are a realtor, maaring this is a potential sale of property na talaga naman bonggang-bongga ang amount at bonggang-bongga ang komisyon na makukuha ninyo, di ba? This is really beautiful. Maari din na return of investment ito, Taurus, na parating sa inyo, no? Talagang bonggang-bongga ninyong pinaghirapan ang proyektong ito or trabaho, at ngayon maaaring makareceive talaga kayo dito ng bonggang-bonggang bonus. 'Di ba? Or siguro promotion, 'di ba? Maaaring promotion ang parating din na talagang masasabi ninyong napakalaki ng dagdag doon sa sweldo na dati ninyong nare-receive. So that could be it as well, but definitely this is a new path. No, new path na talagang mag, alam mo yun, yung magdadala talaga sa inyo ng kaperahan na bonggang-bongga talaga ang amount. Achievement, look at that, completion, reward, yung nandiyan naman sinabi ko kanina. So definitely, kung ano man ito na ma-achieve ninyo, you're going to complete this one. No, maari talaga yung may mga projects kayo na matatapos na ngayon, and with flying colors, kaya maaring mabigyan kayo dyan ng bonus, or maari talaga na malaki ang bayad sa inyo, no, ng ano na to, ng kung ano man ang project na matatapos na ninyo ngayon. This is going to be a rewarding endeavor na ginawa ninyo. Kaya makakakuha talaga kayo dito ng reward, ng merit, no, bonggang-bonggang achievement ito. This is really going to bring you abundance, success, and prosperity, Taurus. So this is really beautiful. Ascended Masters, no, maaring, you know, ang lahat ng ito ay dahil din siguro sa tiyaga ninyo sa pagdadasal, no? Maaring ang iba sa inyo dito talagang alam mo yung naririnig ko or nakikita ko ngayon dito, when I look on my right, ang na-pick up ko dito, you know, sa mind's eye ko is Padre Pio, Taurus. Maaring ang iba sa inyo dito, Taurus, kinilabutan ako. Maaring ang iba dito, Taurus, sa inyo ay maaring nagpe-pray kay Padre Pio, maaring lagi kayo nagpe-pray sa kanya, maaring nagnonovena kayo, no, sa kanya, maybe ganun ang sitwasyon. But yun talaga ang una kong nakita, Padre Pio, no? Yun ang pumasok din sa isip ko, Padre Pio. So, maaari talaga na ang iba sa inyo is a devotee, Padre Pio, and you are always praying to him, asking for his guidance, for his help, no? At maaaring yun ang nakatulong sa inyo para marating ninyo ang sitwasyon na to, no, Taurus? Maaari din na ang iba din sa inyo, you know, maaaring meron kayong mga, maaaring mga devotee kayo ng certain ano, saint do, or maaring lagi din talaga kayong nagdadasal sa Panginoon, talagang you are praying religiously to different saints, maaring ganon, or other ascended masters, no? Depende sa inyong pinaniniwalaan, Taurus. So, but definitely, you know, for those people na naka-resonate doon kay Padre Pio, yun, this message is for you, no? This reading is for you, Taurus. So, good luck to you. Good luck to you. Malaking tulong talaga ang dasal dito, no? Yun ang aking napipick up dito for some of you. This is not going to resonate with everyone. So, just take as it resonates, okay, Taurus? So, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.